bahagyang bumaba ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa City. Base sa pinakauling datos ng Incident Management Team kahapon, ay meron na lamang 937 na kaso ang lungsod mula sa higit 1,300 na aktibong kaso nitong mga nagdaang araw. Kahapon ay may 580 na gumaling mula sa sakit. 161 dito ay mga nagpositibo sa RT-PCR test at 419 naman sa antigen test. Ito na rin ang naitalang pinakamataas na bilang ng mga gumaling sa loob ng isang araw sa lungsod. Pero kung may mga gumagaling, nadadagdagan din ang bilang ng mga nasawi at mga nagpo-positibo sa COVID-19. At para sa city government, ay nakaka-alarma pa rin ito. Kahapon ay 8 ang nasawi na pawang mga positibo sa COVID-19. 66 din ang naidagdag sa mga tinamaan ng COVID-19. 7 rito ay positibo sa RT-PCR test at 59 naman sa antigen test. Kaya hindi pa rin umano, may tuturing na bumababa ang datos ng lungsod. Kung makikita mo na nagli-less from 1,000, magli-less ng 100 or 200, but it doesn't mean na bumababa yan kasi nga from the next day or the day after tomorrow, tataas na naman siya or magkakaroon naman ng additional number. Mm-hmm. Kinukonsider siya na bumababa kung mamimaintain natin for a week or for a few days na tuloy-tuloy talaga yung pagbaba at walang na-add up. Kaya paalala ng city government na huwag pa rin magpapakampante ang mga residente. Oo, sa ating mga kababayan, huwag po tayong pakampante dahil ang ating pong number of cases ay nagpa-plateau lang, hindi pa siya significantly na talagang bumababa. So huwag pa rin po tayong bibitaw sa ating mga health protocols. Sa ngayon, ay hinihintay pa rin ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa kung pahihintulutan na ng Department of Health ang pag-operate ng molecular lab ng lungsod. Mas magiging mainam umano para sa lahat kung magkakaroon ng mass testing at agarang ma-isolate ang iba pang tinamaan ng virus na hindi nakararanas ng sintomas. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.